تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أتمان الأكملان نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين في كل مكان. اللهم آمين إنك مجيب دعوات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nung nakita ko itong post, isa sa mga nagustuhan ko na magiging lecture natin ngayong araw ay itong pagkakasunod-sunod ng ating mga paksa ngayon. Una, mga kapatid, kasi tunghayan ninyo, buhay natin dito sa mundo, lilisanin natin, pagkatapos ay ang buhay sa libingan. Pagkatapos ng buhay sa libingan ay buhay na walang hanggan. So ito yung reality na mangyayari sa atin. Sa ayaw at gusto mo, ito ang tunay na mangyayari. Dahil una, Muslim tayo, naniniwala tayo. So kailangan bilang isang mananampalataya, malaman natin ano nga ba ang tunay na kaganapan? O magaganap pa lamang? O yung pangkasalukuyan na nagaganap? Ngayong araw, hayaan niyo ako na ang kukunin natin ngayon ay ang pangkasalukuyan. Tama ba ako, mga kapatid? Hindi ba natin pwedeng sabihin na hindi pa nagaganap kung ang pag-uusapan natin ay ang buhay sa mundo? Aywan ko kung naintindihan niyo ang tanong ko. Ulitin mo, Ustad. Pwede ba natin sabihin na ang buhay sa mundo ay hindi pa nagaganap? Magaganap. Hmm? Anong hindi? Huwag kayong manghula-hula. Isip-isip muna. Ha? Isip-isip muna bago tayo sumagot. Ha? O ano, engineer? Kasalukuyang buhay. Naganap na? Naganap na. O hindi pa? Hindi pa. Ha? Oh, engineer ka? Ano? Naganap na. Naganap na? Uy, naganap na. May nagsabi, nagaganap pa lang. May nagsabi, magaganap pa lang. Oh, tatlo na ngayon. Subhanallah. Naganap na, pangkasalukuyan na nagaganap, at magaganap pa lang. Ang tatlong ito, ay ito ang buhay sa mundo. Allahu Akbar. Ya Allah, lakalhamdulil Islam. Naganap na, mga kapatid, ayon sa kaalaman ng Allah. Alam niya at batid niya ano ang mangyayari sa iyo, sa bawat isa sa atin. Ano ang magiging ano ka? Magmumuslim ka ba? O ikaw ay nagmuslim pero sa bandang huli ikaw ay magiging murtad? Waliyaudhu billah. O ikaw ay kalaban ng Islam pero sa bandang huli ikaw ay nagmuslim. At pangkasalukuyan na nagaganap, kasi ito ngayon nangyayari sa atin. At pangkasalukuyan na hindi pa nagaganap, dahil mayroon pa tayong future. Itaas ang kamay sa inyo ang hindi naniniwala na wala siyang future. Mayroon, Ustad. Each and every one of us, whether you like it or not, we have our future.
and nobody knows our future except Allah subhanahu wa ta'ala. Tunghayan natin ang buhay sa mundo. Ano nga ba itong buhay sa mundo, mga kapatid? Awalan, na'rif mama'na al-dunya. Ano ba ang dunya? Anong pagkaalam natin sa dunya? At dunya, ma'akhudatun minal kalima dana wa dani. Wa hunaka man arrafahu fu'la ad-danu. Ay, al-qarb. Ang dunya, dani, kinuha daw at hinango ito sa salita na Arabic na napakababa. Fil asfal. Hindi siya sa middle, hindi siya sa taas. Saan? Tinatapakan. Fu'la minadanu na ibig sabihin nyo ay bilqarb. Ang ibig sabihin ng qarb, napakabilis. At wallahi kung tutunghayan ninyo, lahat at bawat isa sa atin nagsasabi, bro, ang bilis-bilis ng oras. Li anaka anta fid dunya. Bro, kailan ba nangyari yung graduation? Isang taon na? Ang bilis-bilis naman. Bro, ilang taon ka na rito sa Saudi Arabia? Ikaw, Ismail, ilang taon na dito sa Saudi Arabia? Ashara. Ashara sinin. 10 taon. Muhammad, ikaw ilang taon na rito? Bro, alahati ng buhay ko, rapas. Allahu Akbar. Kung tutunghayan natin, mga mahal naming kapatid sa pananampalataya, ang ibig sabihin ng dunya, ang bilis. Yung 10 taon, yung kalating buhay na inalay ni Brother Muhammad dito sa Saudi Arabia, yung 7 taon ko na pananatili dito, yung 2 taon na pananatili nyo, isang taon, ilang buwan, lahat yan, sasabihin natin, ang bilis pala ng oras. Wahada huwa al-ma'na fi lugha ad-dunya. Uy, may naglalaro doon, no? Tingnan nyo yun. Paligsahan. Ayun. Oh, namangha ko. Ito ba yun? Hindi nyo nakikita, nakikita ko. Mga kapatid. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Sabi ng Allah sa Quran. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Al mata, ang ibig sabihin ng mata, panandalian. Panandalian. Al-ghurur, yung kanina, hindi nyo kasi nakita yung nakita ko eh. Nandun lang sa imagination ko na may naglalaro, may sumasayaw, may kumakanta, may nagtutula, may umaalyo sa mga tao. Ghurur, lilinlangin tayo ng mundo. وهذه الحقيقة الحياة في الدنيا. الدنيا mga kapatid sa pananampalataya, lilinlangin kanya, ililigaw kanya, na hindi mo namamalayan na napakabilis ng iyong oras na ipinanatili mo dito sa mundong ito. Kaya kinakailangan sa isang Muslim na natagtaglay ng takot sa kanyang Panginoon at may sapat na kaalaman, alamin niya ang tunay na layunin niya, o tao, bakit ka nga ba nandito sa mundo? Alam natin lahat, nandito tayo sa mundo para mada. Limada nahnu huna fi dunya ya akhi? Ya Hasan, ismuka Hasan? Abdurrahman, sah? Limada anta huna fi dunya? Ma mawqifuka? Ma hadafuka huna fi dunya? Wama khalaqtul janna wal insa illa liya'budun. Bil itlaq. In conclusion, no doubt, Allah created us on earth, it is because to worship Him alone. And that is our aim and goals in dunya. To worship Allah.
If you then a man on earth and you do not worship Allah, your life on earth is nonsense. You are nothing because you spend the whole of your life on earth without sense. Nothing. Animals is better than you. Why you say that animals is better than you? Because animals can be benefited by others, by other people. And you yourself, you do not worship Allah subhanahu wa ta'ala, you are nothing. Because you will be punished on the day of the judgment. Anong saysay ang buhay mo dito sa mundo? Kung hindi ka sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos na nulumika ng lahat, na sinasamba ng lahat, pinupuri ng lahat, pero ikaw iba ang pinupuri at sinasamba mo. Banggitin natin ang isa sa mga ayah sa Quran, sa Suratul Hadid, verse 20. Mada kala Allah subhanahu wa ta'ala fi Suratul Hadid fil Quran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزنا وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم لك الحمد بالقرآن يا الله kami ay lubos na tunay na nagpapasalamat sa iyo sa paggabay mo sa amin at sa pagsabi mo sa amin patungkol sa iyong mga salita sa Quran. Ano ba ang aya? Ano ang ibig sabihin ng binasa natin ayon sa malapit sa ating wikang Tagalog? Alamin ninyo, tuklasin ninyo, tunghayan ninyo, pag-aralan ninyo, huwag niyong kalimutan na ang buhay dito sa mundo, sabi ng Allah, ay laib. Wama ma'na laib? Laro sa Tagalog. Sinong hindi mahilig sa inyo maglaro, mga kapatid? Itaas ang kamay. Ay hindi, hindi ko itataas kamay ko. Mahilig ako maglaro. Wallahi, ang bata na hindi naglalaro, abnormal na bata. Lianna, tayo bilang tao, nandyan na, nakaugit na sa sarili mo, na bata ka pa lang, gusto mo nang maglaro. Anong laro? Kulo laro. Lahat. Any. Suntukan. Basketball. Habulan. Pang-asar. Lahat ng laro. Ang bata, bigyan mo ng kahit anong bagay, pwede niyang laruin. Kahit anong bagay na ibigay mo, lalaruin niyo yun. Eh kayo nga, bisag tigulang karon, naglalaro pa rin kayo. Hilig niyo na maglaro. Alaib. Alaib. Yushilu. Sabi ng mga pantastaf sinira dito ay laro na ikaw ay laibu walahu walahu yushiluhu fi waktihi. Ay, nililin lang kanya. Bro, anin ang mundo? Anin busy sa Tagalog? Abala. Yan. Inaabala ka ng mundo. Dahil sa mga nakikita mong palamuti. Mayroon kang gagawin, pero may nakita kang palamuti, wazina. Yun ang zina. Wazinatun kullul jamalu fid dunya. Ang lahat ng nakikita natin na maganda na naaalyo ka dito sa mundo. Gusto mo kasi ng ligaya. Diba bro? Ligaya sa mundo. Aliyo sa mundo. Lahat ng ito nagpapalinlang sa isang tao. At ito ngayon ang katotohanan na nangyayari. Alamin niyo ang buhay niyo sa mundo, sabi ng Allah, na ito ay isang laro, na ito ay mapanlinlang. At kayo ay kanyang
magiging busy ka. Makakalimutan mo ano ang tunay na layunin mo dahil dun sa mga nakikita mo na yan. Katulad ito, subhanallah, tignan niyo ang pagbigay ng Allah ng amthal. Katulad ito ng alam mo, at ito rin ay tafakhur. Alam niyo yung tafakhur? Mama na tafakhur. Uy, ahluluga. Sino yung mga magister na dito sa inyo na nag-aral ng Arabic? Tafakhur. Anta taftakhuru alayya wa huwa yaftakhiru an nafsihi. At tafakhur, mga kapatid, yung pagmamalaki. Yung proud ka. Kasi meron ako. Maski hindi mapansin yung sapatos mo na binigay mo, binili mo na Nike. Minsan ginaganyan-ganyan mo pa para makita nila. Wala nakapansin eh, pero gusto mo pa no, papakita. Bakit, bro? Kasi I'm proud because I have my new. Ang tao, kalimitan sa sarili niya, ang gusto niya ay nagmamalaki. Nang alin? Nang anong bagay na ipinagkaloob ng kanyang Panginoon sa kanya? Watakathur fil amwali wal aulad, sabi ng Allah. At kayo rin ay nagpaparamihan. Nagpaparami ng ano? Nagpaparami ng kayamanan. Nagpaparami ng mga anak. It is already given, even without mentioning in this ayah na magpaparami ng asawa, given na yun na gusto mo na marami ka rin asawa. Wallahi! Maski yung isa sa inyo nagsabi nyo na si Mrs. mo lang asawa mo, minsan naiisip mo na sana, may nakita mo, lalo na yung nakita mo dun si letter A, kayo nang bahala dun. Huwag na kayo magsalita, ha? Sa atin lang yun, ha? Pag nakita nyo yun doon, sabi nyo, yun. Sana, naka-live. And this is the reality. Why do I have to? Bakit mo yan, no? Paging totoo ka sa sarili mo, kapatid. Pero katakutan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pinagagawa mo na gusto mo magparami. Lahat, karamihan sa atin, gusto ng marami. Wallahi, hindi kayo papayag na ang pera ninyo, na sweldo nyo, noon kayo nag-apply, hanggat kayo ay uuwi ng 10 taon, hindi magbabago. Gusto nyo na hindi magbabago? Ziyada! Gusto mo ng dagdag! Gagawa ka pa ng ano? Ng letter para ma-promote. Kasi privilege mo yan, karapatan mo, pag nagtagal ka sa kumpanya, may dagdag. Eh mamaya nga, kakain tayo. May nakikita dyan, ziyada, zid, rus. Oh, gusto ng dagdag. Lahat tayo, mga kapatid, gusto ng dagdag. Nang alin? Nang lahat ng bagay ng gusto niya. Allahu Akbar, tignan niyo ang Quran. Kinwento at sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, ano itong buhay dito sa mundo. Ngayon, katulad dito ng isang magsasaka, sabi ng Allah, na nakita niya ang kanyang itinanim at ito ay nagbunga at lumago at di naglaan, tumayakunu hutama, at yung paglaho niya ay biglang nagtuyo at nagka miyangro samranaw. Nalanta na, nag-iba na ng kulay, nagkaroon na ng mga wrinkles. Ito, tignan nyo, may wrinkles tayo. Yan. Pagkatapos nun, ano nangyayari? Nawala na yung dati na pagkakita mo ng gusto mo. Wa fil akhirati adhabun shadid. Alamin nyo na ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom, ang kaparusahan ng mga taong nagpabaya. Nalinlang niya ang sarili niya na ginusto niya at mahal niya ang mundo kaysa sa araw ng paghukom. Fa'amma man taga wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa. Allahu Akbar.
Faamma man taga, ang sino man yung sumobra sa guhit. Lumampas sa guhit na mas ginusto niya. Wa athar al hayat ad dunya. Dahil minahal niya, gusto niya, nang ibabaw ang pagmamahal niya dito sa mundo. Wa athar al hayat ad dunya. At dahil sa kanyang kapabayaan, fa innal jahima hiyal ma'wa, at ang apoy na nagliliyab na apoy na ang imperno ng Allah, hiyal ma'wa, doon siya tutuloy, doon siya maninirahan. Yun ang kanyang kalalagyan dahil sa kanyang pagiging pabaya. Ya Allah. Ngunit ang Allah ay mapagpatawad sa sino mang gustong manumbalik sa kanya. Sino mang gusto niya na siya ay patawarin ng Allah. Alhamdulillah mga kapatid, mayroon pa tayong oras. Mayroon pa tayong buhay na natitira dito sa mundo para ialay sa Allah at gumawa ng maraming kabutihan. Paligsahan. Kung nakikipagpaligsahan tayo ng mas marami, maraming anak, maraming pera, maraming damit, sapatos, lahat ng gusto ng marami. Kung ang relo mo isa lang, gusto mo dagdag. Sapatos isa lang, gusto mo dagdag. Lahat yan mga kapatid. Instinct yan kasi ng sarili natin na gusto natin na makipaligsahan sa mga bagay na ito. Wahada huwal ma'na dunya. Ngayon Ustad, naintindihan ko na ang dunya pala ay mapanlinlang, mapangaliw, mapanligaw, napakaiksi, napakabilis ng mga oras. Ano naman ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya patungkol sa mundo? Hadithun fi marawahu, hadithun sahih fi Bukhari wa Muslim wa fi man rawahu fi Tirmidhi. Yaqulu Mustafa alaihi salatu wasalam ad-dunya, yaqul alaihi salatu wasalam, law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha shurbata ma'in. Saan ba yung tubig dito kanina? Bro, pakibigay yung tubig. Hindi pa naman yan nagamit. Akin na. Yang nandyan. So that I can give you a very clear example. Okay lang. Hindi ko naman iinumin. Magbibigay lang tayo ng example. Okay. Anong nagsabi rito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang mundong ito ay kasing timbang, o magiging timbangan niya sa Allah, ay katulad ng isang pakpak ng lamok. Isang pakpak lang ng lamok. Kailanman ay hindi pa hihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na painumin niya ng tubig. Sino? Ang kafir. Ang hindi naniniwala sa kanya. Aywan ko kung nagkakaintindihan tayo. Naintindihan niyo ang hadith mga kapatid? Ha? Hindi pa inumin ng Allah. Oh. Ulutin mo daw siya. Sino ulit? Sino nakaintindi? Ha? Hindi pa kayo ano Indiano ganyan? Naintindihan ba mga kapatid? Ha? Uy. Hindi pa kasi kayo uminom ng kape mamaya na. Matatapos na ito. Mabilis lang 'to. Ad-dunya karb. Bilis. Ulitin mo Ustad. Kung ang mundo ay magiging katulad ng timbangan ng Allah, lang katulad ng timbangan ng isang pakpak ng lamok, hindi kailanman pahihintulutan ng Allah na painumin dito sa mundo ang isang hindi mananampalataya ng tubig. Malalim siya, matalinghaga, at minsan, aywan ko kasi nung unang narinig ko yan, hindi ko rin naintindihan. Pero kayo parang naintindihan ninyo. Tahimik lang kayo, ha? Oh. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, kailanman ang mundo ay hindi katulad ng timbangan ng isang pakpak sa Allah, ng isang pakpak ng isang lamok. Ganun ang value ng mundo. Walang wala. So ibig sabihin, mag-kafir ka man, sumagtambal ka man, lahat ng gawin nyo, walang mababawa sa kapangyarihan ng Allah.
na natili na pinupuri at niluluwalhati siya. Ano man ang gawin niyo, kasi ang mundo, walang halaga ito sa inyong Panginoon. Pero nandirito tayo na gustong-gusto natin na mamuhay sa mundo at magparami dito sa mundo. Ano pang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Al-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha wa ma walahu illa bi dhikrillah wa ma walahu wa alimun wa muta'alliman. Hindi ba ang mundong ito ay isinumpa at kinasuklaman ng Allah? At lahat ng napapaloob rito, maliban na lamang sa pag-aalaala sa Allah at yung mga kasama nito na paggawa ng kabutihan at yung mga maalam at yung mga nag-aaral. Mga kapatid, mapalad tayo. Amin ya Rab. Ya Allah, tanggapin ito ya Allah sa amin. Insyaallah, hindi tayo pabilang sa mga taong kinasuklaman at kinamuhian ng Allah na nandirito sa mundo kung tayo ay nag-aaral ng kaalaman sa Islam. Dahil kung hindi, pabilang ka doon, mga kapatid. Yun ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Palagay niyo, bakit ang mundong ito, katulad kasi ng nagtanong, kung bakit bawal ang baboy sa inyo sa Islam, eh bakit pag ginawa ng Diyos, ng Allah? Bumalik ngayon sa alala ko, kung kinasuklaman ng Allah at kinamuhian at isinumpa ang mundong ito, bakit pa niya nilikha? Tama? Hoy mga Tagaluson at Bisayas at Mindanao. Ha? Abdullah, tama? Sagutin nyo. Nilikha ang Diyos? No! Ikaw sino? San sino? Okay. Bakit? Ikaw engineer, tatanungin kita. Huwag kang manghula. Gusto ko dire-diretso, totoo yung sagot mo. Galing sa puso mo. Kinasuklaban ang mundo. Kinamuhian ng Allah. Laana! Laana Allah dunia! Illa didikri lang. Ngayon, bakit pa niya nilikha? Yun ang tanong. Bakit pa niya nilikha? Subukan tayo. Very good. Yun din ang kasagutan dun sa babae na nagtanong, bakit bawal ang baboy? Para subukan ka. Mangingibabaw, gusto mong sarili mo, pagnanais ng sarili mo, o gusto mo ang sundin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nilikha ang mundong ito para subukan ka. At dahil ikaw ay dapat ding maging wais, alam mo kung dapat ano ang kinagigisnan mo dito sa mundong ito. Ano pa ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ya Allah. Ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, "Ad-dunya illa mithlu yaj'alu ahadukum isba'ihi fil yam, thumma falyandhur ma yarji'." Ang mundo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ay katulad ng isa sa inyo na isa sa kanyang mga daliri ay ilagay niya sa karagatan, sa napakalaking karagatan, at tanggalin ito at tignan mo kung may mahuhulog pa na tubig. Ang karagatan na yun, yun ang akhira, at kung may mahulog na tubig, yun ang mundo. Laysa fihi qima. Hey, wallahi mga kapatid, wala fihi kima. Hindi nararapat sa isang Muslim na mananampalataya, na matakutin sa Allah, na mahal niya ang mundo. Kung tutunghayan natin ang buhay dito sa mundo, ito'y parusa sa atin. Dahil si Propeta Adam alayhi salatu wasalam, nung siya ay sumuway sa Allah at tumabi doon sa isang puno sa paraiso, ang parusa ng Allah sa kanila ni Hawa, pinalabas dito sa paraiso at nandito sa mundo. At yan ang mundo, mga kapatid. Kaya hindi nararapat ang isang Muslim na masaya, malungkot, anuman ang pinagdadaanan niya. Tama lang! Maski tayo ay nalulungkot, nalulumbay, nahihirapan, lakad khalak nal insana fi kabad. Dahil nilika namin ang tao, napahirap. At insyaAllah, kung magtimpi ka para sa Allah,
Faman sabara wa radiya faqad radha. Sino man magtimpi at siya ay makontento na tinanggap niya ito mula sa Allah, tatanggapin siya ng Allah at patatawarin at ang paraiso ang sa kanya. Dahil alam niya na dito sa mundo ay dadaan siya ng pagsubok. At okay lang na tayo ay nahihirapan at hindi ka pwede dapat dito sa mundo ay mas mahal mo at masaya. Ustad, binanggit mo magsaya. Hindi pala tayo pwede magsaya. Ha? Sinong hindi nagsasaya sa mundo? Sinong hindi masaya? Pakin, ikaw nagsasaya ka minsan? Oo naman. Mga kapatid, hindi ganyan ka-strict ang Islam. Kayo na mga hindi mananampalataya na nagsasabi ang Islam, mahirap ang buhay sa Islam, lahat haram, la! Kayo ang mga sinungaling na nagsasabi. Bakit? Pwede naman magsaya sa Islam. Hindi ka pinagbabawalan na magsaya. Doon lang sa tama na ikalulugod ng Allah. At ang Muslim na tunay na mananampalataya sa kanyang Panginoon, nagsasaya siya sa pagsamba sa Allah. Nasisiyahan siya sa mga pagsubok ng Allah sa kanya. At hindi siya nagsisisi. At hindi siya nagre-reklamo. Tadhana na eh. Tapos na eh. Inagkula siya, inkhalak na, hubi kadar. Nilikha namin ang lahat ng bagay na ito ay kadar na tapos na. Bilang panguli mga kapatid, isang kwento na nag-antig sa akin na magbibigay aral sa bawat isa sa atin. Hakikatul hayatud dunya. Narinig nyo na at ito ay sasabihin ko sa hindi pa nakarinig. Yung kwento sa kapanahunan ni Harun al-Rashid sa Dawlatul Abbasiya na nandoon ang isang tao na sinasabing Majnun. Tarifun al-Majnun? Yahi. Ayaw, Majnun. Alam, Majnun, mafi muskila. Kulu, yabtasim. Laging tumatawa, walang problema. Sinasabi nilang Majnun. Sino? Si Bahlul. Pangalan kasi nitong tao. Ito si Bahlul al-Majnun. Bakit? Tinawag na Majnun kasi lagi siyang nananatili at pumupunta sa libingan. Makaber. At sana Ismail walang magsabi sa atin na tayong dalawa ay Majnun. Kasi ilang beses na kami pumupunta ni kapatid Ismail dyan sa libingan, sa Umulhamam. Gusto namin magkuha ng coverage pantukol sa buhay ng libingan at si Bahlul. Lagi siya nananatili doon. Dumaan si Harun al-Rashid na isang hari sa Dalatul Abbasiyah wa huwa khalifatul mu'minin. Sabi ni Harun, Ya Bahlul, matataakil. O Bahlul, kailan ka magkakaroon ng tamang pag-iisip? Liana ka Majnun. Sikat ka dito, tanyag na ikaw ay siraulo. Umakyat sa mataas na punong kahoy si Bahlul. At nagsabi siya, Fanada, Ya Harun al-Rashid, matataakil. Ibinaliktad niya yung sinabi niya. O ikaw na Harun al-Rashid na khalifa, kailan ka magkakaroon ng tamang pag-iisip? Ha? Sabi ni Harun al-Rashid, wa anta akil? Sabi ni Bahlul, iwallah, lianna hada za'il, fa'ashara ila kasrihi. Dahil katotohanan, yang kasr mo na yan, yang kaharian mo na yan, za'il. Ang za'il, hindi mananatili. Napakabilis, maluluma yan, lilisanin mo yan, temporary yan, at isa ang ibig sabihin ng dunya, za'il. Hada huwa lakikatu dunya, za'il. Ngayon, nung nakita niya yun, sabi niya, fa'ashara ilal qabr, at itinuro niya ang kanyang qabr. Hadal qabr huwal baqi. Yan ang manatili. Diyan tayo muli mabubuhay. Wallahi, ang buhay diyan, mas maraming buhay na iaalay mo kaysa sa buhay mo na nanatili ka dito sa mundo. Sabi ni Harun al-Rashid, iwallah, sadakta ya Bahlul. Katotohanan, tama ang sinabi mo, Bahlul. Yala, Bahlul, zid. Dagdagan pa sa tuto, Bahlul. Tignan nyo mga kapatid, ang isang pangalan, mapagkumbaba ang isang hari. Sinasabing Majnun, nagsasabi siya, sige, dagdagan pa ako, payuan ko pa ako.
Sabi niya, yagfika bi kitabillah faljimhu. Tama na at sapat sa'yo na gamitin mo ang kitab ng Allah na ipamuhay mo ang Quran at ipamuhay ito. Allahu Akbar! Quran! Ang sino mang mamuhay ng Quran, hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ang tunay na taong matagumpay sa mundo at lalo na sa araw na buhay na walang hanggan. Pagkatapos sabi ni Harun al-Rashid, Ya Bahlul, hari ka eh, siyempre hari. Napaganda ang nasabi mo sa akin. Hal turidu shay'an li'uqdiyak? Gusto mo ba ng mga bagay o anong hilingin mo ibibigay ko sa iyo? Ikaw magbibigay sa akin isang hari? Allahu Akbar. Halimbawain mo yan ngayon sa buhay natin ngayon. Tatawagin tayo dyan ni Malik Salman. Amrulad yan bangan, taal. Anta Filipini, eh, kwes Filipini. Anong gusto mo? Wallahi, siguro dalawang pages ang isusulat ko lahat ng gusto ko. Si Bahlul, ano ang hiniling niya mga kapatid? Ikaw naghiling sa akin na anong ihilingin ko sa'yo? Itatanong ko kung may bibigay mo sa akin itong mga hiling ko na tatlo. Una, Hal tastati'u an tasdadu fi umri? Ikaw ba, o Harun al-Rashid, ay kaya mo na ako ay pahabahin ang buhay ko dito sa mundo? La akdiru dalik, sabi ni Bahad ni Harun al-Rashid. Eh, wallah, hindi ko yan kaya. Hari ka, hindi mo kaya. Okay, hindi mo pala kaya eh. Pangalawang tanong, Hal tastati'u an tamna'u malakal maut indama ya'ati an la yakhruja ruhi? Kaya mo ba pigilan ng malakal maut, si kamatayan, pag dumating na sabihin na huwag niya ako tanggalan ng buhay ko? Allahu Akbar, sabi ni Harun al-Rashid, ana miskin, ana kamala, hindi ko kaya yan. Pangatlo, Hal tastati'u an tamna'uni bidukhulin nar wa tudkhiluni fil jannah? Kaya mo ba na ako ay maprotektahan mo na hindi makapasok sa impyerno at makapasok sa paraiso? Sabi niya, wallahi hindi ko yan kaya, sabi ni Harun al-Rashid. Sabi niya, idhan i'lam annaka mamluk. Kung hindi mo pala yan kaya ibigay sa akin, alamin mo na ikaw ay isang alipin. Walasta bimalik at hindi ka hari. Wala lihajatun alaik, at ako ay hindi kailanman nangangailangan sa'yo. Allahu Akbar, yan ang Muslim bro. Hindi makapangyarihan, hindi si mayor, hindi si gobernur, hindi si presidente. Hindi si hari ang makapagbibigay, magpapasaya sa'yo at magbibigay ng proteksyon sa'yo. Ang iyong Panginoong Allah ang magbibigay ng sapat na kung anong meron ka. Makontento ka kung anong nasa buhay mo ngayon. Yan ang tunay na yaman mo dito sa mundo. Walang pagkakontento ang buhay ng tao dito sa mundo, mga kapatid. Kasi ang tao gusto ng yasdad. Gusto niya ng dagdag. Alhaakumut takathur. Nagpalinlang na sa inyo ang karamihan sa inyo ng pagpaparami. Pagpaparami ng ano? Lahat ng bagay. Hanggat kayo ay nalinlang at nakalimot na sa tunay na layunin niyo dito sa mundo. Hatta zurtumul makabir, at yan ang tutunghayan natin sa kapatid natin na si Sandy Mar Marsaw, ang kanyang sasabihin sa inyo. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Siguro may kapinalutunan mag